tonight. Kasi most of the successful na initiation na magagawa ng isang kufra ay kapag ka wala kang alam kung nasan siya nakapwesto. And yes, alam naman natin lahat yan, but still, let us head in dito sa ating Celestial Palace. This is TNC versus Next Play Evos game number 1. Okay, gaya na sinabi natin for this game, this is very crucial for our teams. Ito yung magdidictate kung sino magkakaroon ng early momentum at inaabangan natin yan lahat para matapos na, kumbaga, yung nangyayaring banters from Team Ortiz and the players of NXP. Again, for NXP here, it's all about protecting and giving information to the rotation na pwedeng gawin ni H2, or else mahirapan sila sa mga panggulat na pwedeng ibato ni Light of TNC. At tayo kita mo naman dito, meron na agad sundutan na nagaganap doon sa may gilid, and hindi naman nila itutuloy, they will just stop kasi alam naman nila at this point, yung Little Wanderer lang talaga yung pinaglalaban ng dalawang team. Yep, kasi sobrang importante ng Little Wanderer, other than movement speed, meron ka pang mana regeneration and yung XP bonus na pwedeng ibigay dito para sa mga jungler. Kaya ang ginagawa ng ibang mga jungler, ano, ginagamit na nila yung retribution sa may Little Wanderer. Kasi automatic yon pag nakaikot, pag nakumpleto mo yung buong cycle ng jungle creeps, you're automatically level 4. At saka if ever na meron din mag-try mag-invade, pag meron kang Little Wanderer, meron kang extra life. May signal din. Madali ka makakatakas. Kumbaga, it's an option for you na pwede ka mag-go in if ever there is an invader, or pwede din na makatakas ka pa. And first blood. Ooh. First blood goes to the side of NXPE. At Popolan Kupa, dito siya magaling eh. Kapag ka talagang may mga opportunities na ma-slow down niya lang, ma-trap niya lang, that's all they need para makuha yung kill. At yung Thorn Rose ginamit para i-dodge yung ultimate dito ng 3 Martizi. That could have been very costly since nandoon si Ling sa may area. May pati, kita may presence of mind doon. Gagamitin mo yung ultimate ni Lapu-Lapu sa may brush area, hindi kita yung graphics doon. So H2O, using the Thorn Rose perfectly, able to dodge that damage. And also, yung pressure na binibigay dito ng TNC, now converging over to the turtle lane. Handa ba ang NXP dito? Gano'ng kaingat yung dalawang tanks natin for TNC and NXP? Talagang nakaabang sila eh. Kung sino magagaling dito, P-God and even Yawi, talaga nakatago lang sa bush. Alam na ako sa papasok. And papasok dito NXP for the retake. Pero si Yawi dito nahuli ng 3 Martizi at tumatalon-talon na nga siya. Lance with the damage, H2O making it count. So may pinaka likod, si Hesa dito ay nahuli ng bouncing ball. Pero I don't think it will be enough. Ma-force out nila yung flicker. Speaking of not enough for Hesa dito, kulang pa eh. Kulang pa yung damage niya. Early part of the game pa lang, kailangan niya pa ng stacks. And for TNC on that one, lumamang sila in terms of position, pero NXP, it's all about the damage. Kaya nila mag-counter go. Again, yung mga heroes nila dito may potential instant pick-off. 3 Martizi, hindi talaga siya magba-back down. Kung mahuhuli niya si Yawi, huhulihin niya talaga si Yawi. And alam niya na yun yung trabaho niya dito. If he survives, bonus na yon. Kung hindi, at least nakipag-trade ako. Yeah, pati ang ganda din kasi ng ano eh, ng emblem dito ni 3 Martizi. Again, going for the Festival of Blood, you really need to play aggressively para makakuha ng stacks. But looking at the top lane, NXPE now applying pressure. Tagang pinapahirapan nila si Kosei, no? Kasi magbaba si Kosei, naku, mahihirap yan eh. At nahuli na si Chu, at eto na nga si James sa may gilid, at makakatlakas pa gamit yung Finch Poise. Nice escape there from Chu, and take note for NXP is nag-rotate sila sa may top lane kanina, tapos na-defend pa rin ni Kosei, hindi siya napilitan umuwi. So, medyo na-delay ito yung NXP because of that, and for TNC, sila dito yung kumbaga mas nagbibigay ng tempo against NXP, kaso ang problema nga lang, NXP, meron silang Yelly, the veteran na Haze of NXP, kung sinong pwedeng pasukin or gamitan dito ng triple sweep, automatic kinukuha niya agad. Kung nakikita niyo dito kung paano gumalaw sa mapa yung mga members ng side ng TNC, si 3 Martizi masyado siyang aggressive. Andun si Haze, andun si H2O, and enough yun para makuha yung kill. Si Light umaamba, nag-stretching ng onte at hindi nila itutuloy. Inagawan lang nila ng monsters dito yung side ng NXP. Yep, and also a good positioning from NXPE dun sa may bottom lane kanina, since sobrang importante ng next turtle take. Nakakakuha agad sila ng magandang position, and even cutting the lane equilibrium here in the bottom lane, pinapahirapan na si 3 Martizi na mag-play aggressively and also maka-rotate ka agad sa different lane. Ito yung nakakatakot. Meron tayong turtle ngayon ulit. For TNC, nakaposition na naman si T-God and Light. Isang magandang setup lay lang for
from them, automatic burst damage. But again, Yahweh is there for the Vision and NXT, nakuha agad nila yung majority ng pwesto ng ating Turtle. Ang ganda ng timing dito ni Chuan, nakuha niya pa yung orange buff niya. Trimmer TZ pumasok na naman, flicker in. At si Light, nag-stretching onte and trying to go for H2O. Kakapusin kahit papano, pero it's enough para ma-zone out yung mga members dito ng side na NXPE. Pero sabi ni Chu, sige, gawin natin to. Tempest of Blades gagamitin, pero hindi niya na itutuloy. Sobrang kulit ni James. Isipin mo, kahit, well, even without the kills, even without the additional stacks from the Festival of Blood, kaya niya pa rin i-absorb yung current damage output ng TNC, and he's able to buy some time for NXPE to regroup. Pero Turtle Fight dito, mukhang mag-aalangan kung sino huling makakuha sa Retribution. At mas madaming members dito sa side ng NXPE. Tuloy-tuloy ang laban. Ayaw talaga nila magpatihin ng H2O. Nakuha yung Turtle. Pero sabi dito ni Trimmer TZ, third time's a charm. Ako ang bahala sa iyo, Yawi. Si James tumatakbo at dalawang Pilipino. Ladies and gentlemen, ang nagsasakitan doon sa may bottom lane banda sa jungle. Meron pang witness, no? Yung serpent. Itong mga dalawang Pinoy na ito, napakakulit. Baka naipirmahan ng serpent na ito nangyari dito. Pero H2O from behind, nagulat tayo, bigla siya nagkaroon ng retribution. I think for NXT, Evos dito. The problem here is, hindi nila ma-predict as to when Trimmer TZ will go in. Pasok lagi. Focus sa goal. Focus sa goal. Pagka nakita niya si Yawi na lumapit, automatic si Yawi yung tatalunan niya. Kasi alam niya na kapag ka naka-ultimate dito si Yawi, tapos hinayaan lang niya mag-poke with the first skill, may nasa stun na consistently. So para sa kanya, gawin na lang natin to. Kumbaga, pag nakita ko siya, ulti na agad. Diretso na agad. Pasok na pasok dito. That is the flavor for Trimmer TZ on this game. And yeah, for NXPE Evos, kailangan nila dito ng magandang pasok from Yalez. Yes, Yalez is 2-0-1. Pero pagdating sa team fight na kompleto yung TNC, parang all over the place ang kanilang pinapakita na team fight dito against TNC. Kasi ang hirap din kasi talagang pasukin itong makakuha ng magandang target dito for NXP against TNC. Again, meron silang Kufra. Again, yung timers din kasi nilang, yung positioning din rather ng TNC is really up anti-Saber. Kumbaga, ang punto is lagi silang didikit-dikit, pwede nang i-punish ka agad, and the check na mga brushes is always there with the trap, yung purple surprise. So, malaking bagay talaga. Parang malaking bagay din ng ganitong code giveaway natin. Yeah. Kapag ka nagbo-boss, meron kayong code. Matik yan. Yan, napakaswerte nyo naman, guys. Sana all meron din kami ganito. Kapag ka nag-boss, meron automatic kayong code. And we're fixing kung ano man yung naging problema ASAP. Diyan na kayo, kayo alis. Going back into the game, yung playstyle na pinapakita ng TNC, yung structure nila nandun eh. Kumbaga, meron silang certain targets at hindi nila pinapakawalan yun. Yeah, speaking of certain targets, yung pinaka-initiator kasi for NXPE is si Yawi. Nakita natin napakadaming dive dito ni Trimmer TZ just to take down Yawi. And we know, pinaka-weakness talaga ng Popoling Koopa is if ever na hindi mo na ma-front si Koopa. Kumbaga na-penetrate ka na niya. Additional defense mo na kasi si Koopa, di ba? Pero for Trimmer TZ, ganun lang siya. Pasok lang talaga siya. Kayaan niya lang. Pasok lang. Oh. Hindi na makapag-zone out dito si Yawi, and space for TNC. And again, yung Lilia damage kasi dito, mahirap din pumasok for NXP Evos because of that. So, positioning is everything. Yeah. Timing is everything para dito sa larong to. And kung papansin ninyo, makikita nyo na talagang agawan ng pwesto. To the point na, nagka-countdown pa lang, nalalabas na yung Turtle, nagtatayaan na sila. Kumbaga, amin tong lugar na to, kung gusto niyo pumasok, i-retake nyo. Pero may sarili-sarili kaming way para ma-ensure namin na amin yung lugar. Katulad nung sinabi mo, yung Lilia, na kapag nakapag-setup doon ng mga gloom, yung Lilia, automatic ang hirap ng pumasok talaga totally unless ready kang i-take yung damage, iikot ka talaga ng malayo. Kailangan meron kang quarantine pass. Oh. Pag wala kang quarantine pass, mauhuli ka ni Lilia. Omsim, tol, omsim.
Speaking of OMSIM, kamunti ka ng OMSIM na may team fight doon sa mga nangyayari na yan. And yeah, NXPE was dito. Ang ganang ginagawa nila kasi kung saan sila pumapwesto, nandun yung mga traps nila. Yung mga traps dito ni Yawi. So alam nila if ever na nandito tayong lahat, may dadating na players from TNC, kailangan ready tayo dyan. Pero TNC with the rotation, panggulat. Kung baga pulpit na gulat ang gusto nila ipakita dito. So yun na meron din nga naman silang Kufra on their lineup. At makakatakas dun si Kelly Hayes at si Hesa James. On the other hand, nandun siya sa may bottom lane pero kulang ang members ng side ng NXPE. Ngayon, tumatakbo na si James papunta dun sa may pit and tignan natin kung paano sasagot yung NXPE dito. Ito na naman natin yung tabo 4. Nagkakita na naman, Hesa ang naging target niya this time around. At si Kelly Hayes nakapasok dun sa may backline. Look at James. Ang daming combo na binato pero nun sa may pinakalikod na huli siya ni Kufra. Pero ito na nga sinasabi natin, the love-hate relationship ng isang Kufra at ng isang Saber. Sila, nagkakontrahan. Sila ang nagkasakitan. And for that teamfight natin yun, si Light gusto niyang kontrahin si Hayes. Kaso nangyari, naunahan. Naunahan talaga siya. Yun na nga yung love-hate relationship. Mahirap talaga pag merong love-hate sa isang relationship. Pero yun yung mga sweet, bittersweet. Yun, mga bittersweet. Pero well, ano yun eh, no? Parang pag-cover yung muna ako, teka lang. Kung sino talaga yung nauna. So kung sakali sa love-hate relationship, kung sino yung una magbibigay siya ang mananalo. Ganun ba yun? Oo, kailangan talaga minsan maging mapagbigay ka at maintindihin. Pero yun, Kelly Hayes for that. Alam niya kasi kung sa pupwesto sila, predicted na rin. Pati isa rin, maganda rin kasi yung ginawa dito ng ni Trimar TZ yung sa fight na sa Turtle Cave. Kasi si Trimar TZ, in-isolate niya yung backlines, ginamitin niya ng ultimate. And the pwersa niya yung NXPE na hindi kumuha ng Turtle. H2O! Siya yung napihit dito, siya yung napilit. At eto na nga, ang inaabangan natin kanina pa, yung pagiging aggressive ng TNC. Trimar TZ, siya yung kaninang sobrang aggressive dito. Ngayon, TNC, sabi nila, lahat ka kaya tayo, pasukin na natin sila. Let's go na! Let's go na! Meron na tayong item. And TNC dito, ang ganda nung ano, after nila ng team fighter, after nila makakuha ng certain player from NXPE, dinadiretso na yung objective. So, makakakuha sila lang kill, tas liliit pa yung farming site nung core dito ng NXPE. Kinokontrol nila yung mapa. And look at the damage from Piga there. Almost quarter HP lang naiiwan sa HP ni Yawi. Pero Yawi naman, getting the Thunderbolt. Men, tingin ko ito yung pinakailangan talaga ng NXPE ngayon eh. Yung initiation plus the slow combo from NXPE. Now, Chantel, I know naglalaro ka talaga madalas. Gusto ko malaman dito, paano nga ba yung nangyayaring mind games dito for the side of NXPE na yung TNC, si Trimar TZ, napaka-aggressive niya eh. Kumbaga pumapasok siya, hindi niya iniinda talaga yung sakit ng damage dito ng TNC. Yes, very aggressive to Trimar TZ. Yes! Nagkahulihan! Light there! The light at the end of the tunnel! Si Yawi dito naipit sa may gitna ng Tempest of Blades. Pero Trimar TZ, siya na yung naparusahan dito ng todo. At ito na nga yung sinasabi natin. Yung pagiging aggressive nila, kailangan pa rin nila i-tone down kahit pa paano si Hesa doon napagamit ang Flaker. At si James, nasa gitna ng apat, doon na matatapos yung skirmish. And yeah, going back doon sa question ni Butters kanina, nagiging problema dito for NXP, yes, very aggressive si Trimar TZ. Yun yung nagiging, nasisira yung formation nila supposedly. Nahihirapan si Yawi kung saan niya ilalagay yung mga traps niya. But for NXP, maganda yung winning potential nila in terms of the late game kasi later on, pang nagkaroon ng items si Hesa, imagine Hesa is still at 2-0. Yeah. Wala pa siyang deaths. Tapos nakakapag-farm din siya. Pag pumasok dito yung mga melee players of TNC, possible maging turn around kill. Alam natin yung potential ng Alice in terms of the late game. So parang go ahead. So parang late game oriented yung build ng NXPE dito and yung reasoning na kung bakit lumalamang ang TNC kasi lagi silang napapunish, lagi nagiging aggressive ang TNC. So I completely agree, but ang kailangan gawin dito ng NXPE is they need to defend or they need to at least punish TNC from being aggressive kasi yung mapa nila, lumilit ang lumilit at hindi yun pwede o hindi gusto yun ng isang Alice. Ngayon, may nakinig ako sa sinabi ni Chantel dito kanina, 2-0 si Hesa.
Ibig sabihin, meron tayong konsepto ng uptime dito. Pag sinabi nating uptime, ibig sabihin nun, automatically, ito yung mga oras na active yung hero. Active ba siyang nagpa-farm? Active ba siyang tumutulong sa mga teamfight? At wala pa siyang nagiging downtime? Three Martizi, napaka-aggressive talaga! Light! Going in! Huli na si James! Pero may pinakalikod! Yelly Hayes dito! Sinusubukan ni makahuli! H2O! Phantom execute! Pero sabi ni Chu, hindi ka sa akin makakatakas! Yowie! Going... Chu! Going for Yowie, rather! At doon sa may gilid, si Hesa dito, siya ay tatakas! Pero yung ultimate, tinago para sa kanya! Three Martizi! Grabe yung effort na ginagawa ng TNC. Yeah, and speaking of effort, talagang ginamit nila yung kanyang conceal para may panggulat factor as to when siya magsiset up ng play. Light dito, sobrang ganda. Very commendable mga setup play niya. Hindi ma-predict ng NXT. All over the place, magugulat ka. And nung bumasok si Hesa, na-counter na naman niya. Okay lang mamatay. Ang importante, ma-counter natin si Hesa. I completely agree. Pati makikita mo dito si Trimar TZ, siya yung ano eh, parang auto-lockdown eh. Kumbaga sa Transformers ka, ano yung robot, ikaw yung agad yung nakapokus sa'yo, nakatarget lahat ng skills. Walang kaamok-amok si Light. Oh my goodness! Light! Grabe! Oh my goodness! Grabe! Yung mga, may mga calculations, yung range, kung saan ka hindi pwede mag-land, and at the maximum range na pwede niyang gawin while utilizing yung terrain, yung environment na nasa paligid niya, tumama pa rin yung talon. Alam mo si Light dito, parang talaga siya nagbibigay na liwanag for TNC. Ito yung daan. Ito ang daan. Tatahakin natin, iseset up ko na para sa inyo. Wow. Nagpapakita na talaga ng pangil dito yung TNC and the Phoenix. Naglalagablab ng todo. At gusto na nila tapusin to with the Lord. Tingnan natin kung kakayanin. Pero si Hesa sabi niya, meron pa akong masasabi pero hindi. Sabi ni Chu, itutumba ka namin. At ito na yung next wave ng minions. Tempest of Blades, James na pauwi. Yelly Hayes trying to fight this as much as possible. Light goes down, pero hindi na magmamatter yun. TNC takes game number one. What a game! What a performance for TNC! Iba yung aura nila ngayon. Talagang on the spot, every skills na ibibitaw, calculated. Yung sinasabi, who would have thought na sa terrain na yun, tatama pa pala yung skill ni Light. Parang siyang naging flashlight na, ito, target to. Target huli ka, Benji. May mga calculations pa yan na pwede ba akong mag-land dito sa certain area? At kapag ka hindi ka pwede mag-land sa certain area na yon, binibigyan ka actually ng game, ng option na lumayo pa. And the mastery of the Kufra, kitang-kita niyo naman kung paano niya talaga ginamit yung terrain. My goodness, that play was so good coming out from Light. And mukhang totoo nga yung sinasabi niya.